po ay tumayo. Ayan. Isahin ko lamang po, sabi sa mga awit, kabanata 100, talata 2, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Isa pa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Kaya ngayong umagang ito, ngayong umaga na ito, malakas yung ulan, pero I believe na hindi tayo mapipigilan ng ulan sa pagpuri at sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya, come on everyone, let's worship! Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Subok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tara, awitin mo natin. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang lalaisin pa kung di pa salamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang lalaisin pa kung di pa salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang iba! Wala nang ibang nanaisip pa kung pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo.
natin, pagpupuri natin sa ating Diyos. Ngayon, let's focus. Bigyan natin siya ng attention. Bigyan natin siya ng ating pagmamahal. Kasi nandito siya ngayon. Ramdam na ramdam ko, He is here. Our God is here. He's feeling this place. The Holy Spirit is here. With this fire that is coming down on us, He is here. Come on, embrace it.
Let's just keep on worshiping. Awit isang daan, verses 1 to 5 says, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya, at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay. Laging tapat kailanman. Hallelujah! Hallelujah! While we were worshiping, the Lord has shown me this vision. This place is filled with so much smoke. Grabe yung parang smoke na yung hindi halos natin makita ang bawat isa. And you know what that smoke represents? These are utterance or prayers of thanksgiving and praise building up and then pumupunta sa Panginoon. Hallelujah! We are offering these praises, this thanksgiving from our hearts. And then, yung usok na yon pataas ng pataas, papunta sa Kanyang trono. Hallelujah! Hallelujah! Can we do that now? Can you just close your eyes and ask the Holy Spirit to remind you, Lord, why should I be thankful to you? Holy Spirit, can you just remind us of every bit of blessing? Probably neglected na namin, hindi na namin naaalala, pero napaka-importante pala na Lord, itong blessing na ito ay galing talaga lamang sa iyo, Panginoon. Not by our own efforts, but these blessings came from you. Yung ulan lang kanina, we've been praying for rain. Hallelujah, thank you. Naibsan, Panginoon, yung init. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa hangin. Salamat sa oxygen that we can breathe well. Salamat, Panginoon, sa buhay. Lord, yung nagising kami ngayong morning and then we were able to gather ourselves together and give you that worship together as a church, as a family. Panginoon, hallelujah. Thank you, Father, for always being there, listening sa lahat ng aming litanya, sa lahat ng aming reklamo, sa lahat, Panginoon, ng mga heartaches namin. Salamat, di ka nagsasawa. Salamat, Lord, kasi maraming tao, tinalikuran na kami. Pero ikaw, andyan. Handang yumakap. Handang makinig. Handang magmahal. Hallelujah. And thank you, Lord. Hindi ka nagsasawa, Panginoon, na magpatawad sa amin. Lord, sorry kung minsan tinitignan ka namin na parang basahan. Na nagkakasala kami, na nagkakasala ng paulit-ulit. Na yung dumi namin, parang pinupunas na lang namin na pinupunas sa'yo dahil nakikita ka namin na somebody who would always forgive us. Lord, change our mindset that, Father, we will do things to please you, not to please our own selves, not to please our sinful nature, not to please the enemy, the devil, but to please you alone, Panginoon, sa buhay na meron kami. Lord, itong buhay nito, salamat. Salamat sa pagkakataon na mabuhay. Hindi namin alam kung hanggang ilang taon.
Pero salamat sa pagkakataon, Lord, na magamit namin ito sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pamilya, sa kaibigan, sa mga tao, Panginoon, na pumapaligid sa amin, sa cell group namin, sa mga tao nag-aalaga, Panginoon, sa amin, physically, emotionally, and even spiritually, Father, we thank you for their lives. Thank you, Lord. Thank you. And if there's any specific circumstance in your life that the Lord is reminding you of right now, I'm going to give you a few seconds. Can you give Him thanksgiving and praise for that occasion, for that time in your life that the Lord showed up and turned things around? Hallelujah. Hallelujah. Enter His gates with thanksgiving. That's what we will do today, Lord. We will give you praise and thanksgiving. Can see a heart being released. Puno ng itim yung puso, and then suddenly yung itim na yon lumalabas at napupuno ito ng puting usok. The Lord is changing your heart. He is releasing you from that bondage, kung ano man yon, unforgiveness, hatred, bitterness, whatever it is. The Lord is releasing you right now. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. And if that is you, give Him thanks, give Him praise, and continue to live a life with a heart full of worship. Take away that heart of stone, and Lord, we receive that heart of flesh. Hallelujah. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Just continue to be on the move, O Lord. O Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is increasing somebody's faith right now. Meron kang hinihiling, hindi ko alam kung kagalingan saan, kung physical, emotional, relational, mentally. I don't know what it is, but the Lord is increasing your faith right now so that you would believe that God is greater than any big problem that you have. Hallelujah! He is more than sufficient. Hallelujah! Hallelujah! There is a shifting that is happening. Turning your eyes away from that trouble, from that problem, from that circumstance na matagal nang gumagapo sa'yo, and that the Lord is shifting your eyes to Him. Hallelujah! Hallelujah! Receive that peace right now. Receive that increase of faith right now. Hallelujah! 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 Let the Lord just move mightily in your life. Hallelujah! And if there is somebody who is trustworthy, it is only God. Hallelujah! 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 Receive your healing, kapatid. Receive your healing. Hallelujah! Do not doubt, but believe in faith and receive. Turn, you tell that mountain to go throw itself into the sea, and it will be done for you. Hallelujah! Just believe and do not doubt. Hallelujah! 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 Can we just sing that part once again? Banal na apoy ng Diyos. Let's continue to immerse ourselves with His most holy presence right now. Hallelujah!
You are more than enough. You are more than sufficient. Hallelujah. Hallelujah. Let's give Him praise. Let's give God honor. Let's give God praise. Let's give Him thanksgiving. He is worthy. Let's fill this place with smoke, of fire, of thanksgiving, of worship, of praise. And all of God's people say, amen, amen, hallelujah, hallelujah. Can you just turn around and give that joy? Pwede ba high five to 10 people, especially those you do not know? Hallelujah. Woo! At least 10 people, high five, high five. Woo! Hallelujah. God is so good. He is so mighty in this place. Hallelujah. High five. High five, 10 tao, ha? Hindi isang tao, ha? Woohoo! Spread the love of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Woo! Happy birthday, Teacher Catherine and Tessa. Woohoo! Lucine, Ollie. Happy birthday. Happy anniversary, John and Sharon. Woohoo! Yes. Woo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning to each and everyone. Good morning! Happy Sunday! Maulan, but super blessed. Feel nyo ba? Kitang-kita naman sa'yo na ready-ready ka sa ano, sa ulan. Ready sa ano? Saan? Mabasa. Mabasa, ah, okay. Huwag naman. Bawal magkasakit. Remember to drink your vitamins po, panlaban yes. Sa ulan, sa yes. Sakit. Yan. You're watching online, magdala ng payong kapote. Naka-online, naka-payong, gano'n. Hindi, I mean, pagpapunta pala. Sabi mo kasi watching sorry. Online. Hindi kasi may mga, di ba, pag OTW, nanonood sila online. Ay, yes. Ay, start na yung service, magpamadali ako. For those who are watching online, please don't forget to share, like, and comment on our live stream, and also subscribe to our YouTube channel. Yes. If there are first times here, we acknowledge and we welcome you as representatives of God. We welcome you home. Oh, ayan. Woo! Woo! Ayan. Announcement po ulit. Ano ka lang po dito. Yung mga baso po natin, if kumuha po kayo, yun na po ang inyong baso for the whole day. For the whole month? Ay, grabe po yan. Ano maghuhugas-hugas. Yeah, let's conserve water and please save your cup for later. Better if you would bring your own bottle. Yung mga tumblers natin. Aqua flask, thermo flask, yes. Stanley. Wow! Stanley! Mas better kung may sarili kang ano. Yes, diba? Of course. Tumblr. Kahit water bottle pa yan, okay lang. Yes. Ayan. So, ayan. Happening throughout the week, meron po tayong prayer meeting happening every Tuesdays at 7 p.m. for RN members. Nakapost po yan sa Facebook page. And also, meron po open for all yes. Prayer meetings, prayer gatherings every Fridays at 5 to 6 p.m. Babali, via Zoom meeting po ito. And yung link po will be posted online. Ayan, you can, if you wanna pray for sa sarili mo, if you wanna pray for something yes. Talaga, or diba? For someone. Yes, for someone. Kung meron kang karamdaman, also Thanksgiving. And welcome na welcome, pasok po kayo. Ayan. And TNL. Yes. Ayan,
of course, TNL stands for Thursday Night Live. That is on-site and also online. Happening ng 7 p.m. Naka-live tayo sa ating Facebook page. Ayan. Yes. Sa mga, we are encouraging yung mga people na malapit lang dito sa area or yung talagang gustong mag-on-site, yes, go for it. Ayan. Since this is weekdays, yes, kung galing kayo ng school, guys, invited kayo, we're welcoming you here to spend time with the Lord. Yes. Ayan. Ayan. Invite nyo na rin syempre yung mga classmates, professor nyo, why yes, not? Teacher nyo, kapitbahay nyo, office mates nyo, why not? Diba? Boss nyo, manager nyo. Lahat na! Lahat na! Lalo na kung nandito lang din kayo sa area, we have snacks. Yes, ayan, we have dinner. Dinner. Snacks. heavy snacks. Heavy sabay may snacks. Coffee pa, of yes, course. Hindi mawawala ang kape. Ano pa ang nangyayari? Pebbles, ayan. Happening here at YMCA building, 7 p.m. Ah, 7 p.m. Bakit 7 p.m? 9:30. Sorry po, 9:30 a.m. Advance ako, yan. Pebbles Online every Sunday is at 9:30 a.m. Yes. And if you have little chikitings, meron po tayong room doon and pwede po sila doon to, ano din, magkaroon sila ng yes, sarili nila. Sunday may mga activity. Yes, may mga teachers po tayo doon, tuturuan po sila and also to get to know the Lord more yes, and more in their lives. Abang ayan, bata pa. Yes. Ano pang nangyayari? Ayan, cell groups happening. Ay, sorry. Pebble cell meeting yan. Fridays ng 8:30 p.m. That is ages 9 to 12. Yan. Lapit po tayo kay Pastor Sharon or kay Teacher Rafa or yung mga teachers natin sa Pebbles. Ayan. On, makikilala natin ang isa ang mga nasa Pebbles Ministry, yung mga teachers. Kasi every week meron tayong ipapakilala ng mga ministry. We'll go on that later. Yon. Yes. Next natin, cell groups cell happening groups throughout the week. Don't forget kung wala ka pang cell group, mag-comment ka dyan sa live yes, or kahit dito sa on-site, lapitan nyo kahit sino sa amin na I want to join a cell group. Hindi naman kailangan English, no? True. I want to join a cell group. Sali ako. Sali ako cell group. Sali ako. Saan? Sali ako. Sabay-sabay tayong mag-grow. Yes. With the, amen, yeah, amen. No? With the presence of the Lord. And yes, yung kahit yung, ano mo yun, may iba kasi doon na parang throughout the week, it's a bad week or it's a heavy week. Alam mo yun, parang gusto mo na lang mag-grad. Ayan. O kaya maglabas ng sama ng loob kung ano yes, nangyari. Alam mo yun, dito sa cell group, ano yan, ikukwento mo yan. Tapos yung sila pa, ipagpipray ka pa. True. Diba? Para sa susunod na week at para ma-uplift ka din. Yes. Na susunod na week, okay na ako. True. Ganon? Yeah. To have someone accountable of you. Yes. Yan. And also, please. Okay. Go. Vacation Bible School po. Yan. So this is also known as VBS. Yung na-announce po namin for the past week. Meron na po tayong confirmation. Yes. Bali, 5 sessions po to for the children. And we're still praying for the location, for the children, and also the parents. And also yung mga magiging, mag-donate po yung mga magiging teachers yes, natin. Ayan. Bali, 5 sessions po to from the end of June hanggang August po siya. Bali by week, yun po. And also, if you wanna donate, pwede po. Wala pong po pigil. Open na open. Open na open. If you wanna be a teacher, go lang din po, di ba? Yes. Ayun. Nauna lang i-flash ang ating Baptism and Family Day. Please mark your calendar ng June 12. That's a Wednesday. At yan ay holiday. No excuses. Wala lang excuses kasi wala na tayong babayaran. Yes. Ayun. Bring yourself and also bring a potluck lunch na lang para sa for everyone sharing yan. That is in Claraville Private Resort and Events Place sa Bulacan. And also pala sa mga may kotse, may kotse dyan na may malalaking space na maraming pwedeng ilala, sabihan nyo lang din po kami. And ang registration, meron ng form na ginawa po ang ating pastor. Ayan. Lapit na lang po kayo sa mga gusto, sa mga interested na mag-pabaptize. Sa ushers, lapit po tayo sa ushers. Ayan. Ayan, may form na doon. And also, June 9, kailangan pumunta muna kayo dito at mapa-orient kayo ni Pastor before tayo mag-proceed sa baptism on June 12. Ayan. Okay, may I call on? Meron... Ready na ba yung sa ministry? Sa, okay.
paki-flash ka yan. Thank you. Ayan. May I call? Ayan. Documentation team. Ayan. Under ito ng creatives. Kasi na-inform kami. Sa creatives, meron dyan yung documentation team. Sige. Yan muna. Pasilip muna tayo. Under the creatives, that is a documentation team. Sino-sino ang mga nandito? Ayan. May I call on ang aking magandang mother to introduce... to introduce ang kanyang ministry, kanila ang ministry ng documentation. Hey, magandang umaga po. Online, good morning. Morning, hindi po kami kakanta. Yeah. We are the documentation team. And we are delighted to invite kung sino po merong gift dyan for photography or editing. Oh? Yes. Very welcome po kami. And pwede naman po kung wala kayong DSLR, mobile photography, which I am doing. Yes. Katulad doon, kung may hilig din kayong mag-shoot ng videos, yan, welcome na welcome po tayo. Kasi magandang-maganda po para na-document po natin lahat ng kaganapan dito sa ating church, yes, ng individuals natin, lahat ng ministries natin, because this is for the glorification of God. Amen, amen. And also, we would like to acknowledge our members, Annika, Jeff, syempre ang aking husband, si Nika, and who else? Alam ko, may mga pogi pa dyan eh. Yan, syempre si Zed. Yes, also. Right. And hey, Arwin. So, please join us. We need you po. We need you for the glory of God. Yes, we also wanted to acknowledge din ang ating social media ministry. Kasama din po natin yung sa documentation team. So, I don't know kung meron dito, pero if you are in the... kung mahilig kayo sa social media, huwag kayo mag-post. Yes, yan, yes. Share natin ang Word of God and come and join the ministry. Okay. Thank you very much. And that is a documentation team. Yes. Meron pa ba kayo iyan? Okay. So let us prepare ourselves sa Word ni Lord. Ni Lord. Yes. Salamat sa mga napilitang pumalakpak. Ayan. Wine-welcome natin lahat ng mga waterproof. Yes! Mga hindi tinatalaban ng tubig. Ayan. Bumaha, umulan, nandito pa rin. Ayan. Mga waterproof. Oo. Let me just encourage you, mga kapatid. Yung online, pwede ba ipaubaya na natin sa mga nasa abroad, sa mga nasa probinsya? Kung nandito ka na rin lang naman sa Metro Manila, huwag ka na mag-online, punta ka na dito. Ano ka ba? Ayan, alright. Sige. Okay, good morning sa lahat ng mga... nasa ibang bansa, whatever time, time you have there, yeah, time zone, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi, ayan. Oo. Okay, sige. Meron tayong gagawin, starting July, mga kapatid. Lahat ng mga cell groups natin will be involved in going through Alpha Course. Meron po tayong pagdadaanan na ito po yung magiging pag-aaral po natin sa mga cell groups natin for 10 weeks starting July. And to hopefully encourage you and to give you an idea what it is all about, I want you to look at our screen. Meron po tayong ipapanood na video about Alpha.
Every day we ask so many questions. What should I wear? What's the weather going to be like? How am I going to fit everything in? But then there are those bigger questions, like why am I here? Where am I heading? Is there more to life than this? I had arrived at an answer to the most important issue that we humans ever deal with. Is there a God? And I had arrived there without ever really looking at the evidence. And I was supposed to be a scientist. At 28, I had gotten many of the things that I thought I wanted. You know, my girlfriend was on the cover of magazines, I had a Beamer, and I was so unhappy. It was a realization maybe that I would never find happiness where I was looking for it. I think for so many years, you know, I always just strive to be strong in myself. All I needed was me and my buddies and, you know, we'd be like invincible. But the truth is, none of us are. I found purpose, I found meaning, I found hope. God took something so broken and made it a Alpha is a place where you can be yourself. Challenge everything. No question is too complex or too simple. And what your point of view is as important as anyone else's. We are going on a journey together, an adventure to explore the questions of life, faith, and meaning. Yeah. The goal of the Alpha Course is for us to discover the meaning of life, how to develop faith. Kaya I want you to pray about this. And as you are praying about this, please include in your prayers people whom you want to invite. Kasi isa yun sa mga goals natin, why we're going to do this Alpha Course. It's so that we can introduce Jesus to our friends. Okay? Kaya ipag-pray nyo po yung mga kaibigan ninyo na gusto nyong isama in going through this 10-week course na every cell group will go through. Ayan. Kaya para sa mga wala pang cell group na nandito, we want you to experience what it means to be in a group and what it means to discover more about our faith and about our God. Kaya inanyayahan ko po kayo, mag-join din po kayo sa cell group. Ayan. Be active. Ayan. Ang maganda dito sa Alpha Course, as we went through this, kasi dinaanan na namin ito, we found out na walang time to be judgmental. As in, in-eliminate talaga yung bagay na iyon. All you have to do is to share what you have in mind about certain topics, certain questions, and then that's it. You will just have to share what's in your mind. Wala nang discussion tungkol doon. Ayan. Kaya inanyayahan natin kayo na dumaan dito. And for those of you na nakasama kong dumaan dito for yung batch 1, on Wednesday, magkakaroon tayo ng meeting as announced doon sa group chat natin. So that's Wednesday, 8 p.m. Pag-uusapan natin how we can further improve in doing this. Alright, sige.
Okay. Have you ever had a time na parang feeling mo, ang dami-dami mo mga ginagawa, you feel like meron kang mga achievements, like nag-aaral ka mabuti. By the way, we would like to congratulate our graduates, lahat ng mga awardees, lahat na mayroong recognition. Ayan. Nasa ano na, nasa tail end na tayo ng ano eh, ng school year. If you are a student and you just finished your school year, or if you finished a certain level, alo, nakagraduate ka ng preschool, ng elementary, high school, senior high, college, masteral, doctoral, kung nakatapos ka na, please do inform us para po maisama po namin kayo sa mga i-recognize. Okay? Ayan. And kung hindi ka pag-graduate, pero sa pagtatapos mo ng school year na ito, meron kang tinanggap na award. Ayan. Sabihan nyo rin po kami para maisama rin namin kayo sa mga i-recognize. Halimbawa, pinaka-pogi, yung mga ganyan. Ayan. Pinaka-sexy, pwede rin na rin. Basta legit na award, ha? Yeah. Okay. Sige. Pero alam ninyo yun, yung bang tipong you have done everything that you can, you exerted a lot of effort, tapos naka-receive ka ng mga recognition, meron ka mga awards, pagkatapos yung feeling mo, maraming mga taong naiinggit sa'yo o kinokongratulate ka. Pero listen up, but for some reason, deep inside, you feel a certain emptiness. Ewan ko kung meron na kayo na experience na ganon, but I want to be honest with you, I for one have experienced that, na parabang after all these things, parabang, bakit parang may emptiness pa rin? Parabang unfulfilled? Yung ganong pakiramdam, ano? And I guess there are people na who feel the same way. Na parabang ang dami-dami nilang ginagawa, they've kept themselves busy and productive, ah, mind you, not just busy, but also productive. Yet, pagdating at the end of the day, parabang pag in-assess nila yung sarili nila, parabang, parang wala pa rin. Walang fulfillment. Wala siyang nararamdaman na what's in it for me. And it's not just people who are unbelievers na nakaka-experience na ganun, but even Christians, even people who consider themselves to be followers of Jesus, nakaka-experience din ng ganun. Yung mga, wala. Umattend sa church, nag-attend ng cell group, pero after niyang umattend, walang dating. Nagbasa ng Bible, umattend ng conference, nagpunta sa camp, nag-retreat, pero parabang at the end of the time, na nandun siya, parang wala eh. Hello, are you getting me? Hindi ko na kayo tatanungin sino sa inyo. Hindi, I will not ask you to raise your hands anymore. Pero, I don't know if anybody of us here can relate with that. Tumaas sweldo mo. Kinokomend ka ng company na pinagtatrabahuhan mo. Pero, wala pa rin. People come to you asking for your advice, asking you to mentor them, to coach them.
pag kinoach mo sila, minentor mo sila, para bang papasalamat pa sila sa iyo. Oy, thank you for ano, for the advice. Salamat, binigyan mo ng direction yung buhay ko. Pero kahit na ganun yung nangyayari sa ibang tao, pero parang sa iyo, parang wala. Later, mga kapatid, we will be talking about a person, a famous character in the faith who for one reason, very, very important reason, ay naka-experience ng discontentment, unfulfilled life for many years. And it was only during a life-changing experience, doon lang nagkaroon ng turnaround, as in life-changing nga eh. Ayan. But before we talk about that person, I want you to meditate on this passage that I'm going to share with you. Kasi this passage talks about the same thing. And this has something to do with faith. Yung mga tao na they consider themselves to be disciples, followers, believers. Pero kahit na ganoon, para bang in-evaluate sila ng Panginoon, iba yung sinabi ng Lord tungkol sa kanila. And I'm referring to Revelation chapter 3, verses 1 to 3. This is what God said to the church in Sardis. There's a church in a city called Sardis. Na itong city na ito was a very progressive city, as in mayaman. Accordingly, dito sa Sardis na imbento yung modern money that we now use. Dito nagkaroon ng unang minting ng mga coins. Ayan. Kaya sa kanila nagsimula. So ibig sabihin talagang progressive itong lugar na ito. And then out of this bustling city, merong nag-arise na church. And that's the church in Sardis. And these people in the church, they're supposed to be faithful in discipling other people. They've been busy in doing the work of God, in ministering to others. Pero merong ibang binanggit ang Panginoon to describe them. Ang sabi dito in verse 1, I know all the things you do. And wow, ibig sabihin, all the things, nothing is left unnoticed by the Lord. Lahat napapansin ng Panginoon. Lahat nakikita ng Lord. Amen? Amen. Kahit yung mga secret sa ibang tao, hidden sa ibang tao, pero in the eyes of God, alam niya, nakikita niya. Kaya sabi niya dito, I know all the things you do and that you have a reputation for being alive. Being alive. Kasi nga, they're doing things that are advancing, helping in advancing the kingdom of God. Tapos, economically, they're growing. Yung business, talagang ang ganda ng takbo. So, alive. Kaya lang, after saying that, biglang merong pasubali, but. Yeah. Kaya kapag nadinig nyo na yung but, o kaya yung however, yung mga ganyan, ibig sabihin, merong iba nang sasabihin ng Lord doon. So, eto na ngayon yung sinabi ng Panginoon. You have a reputation for being alive, but you are dead. Sakit ano? Di ba? Somehow, ang dating sa akin ito, this is supposed to be a wake-up call. Lalo na for people who consider themselves Christians, who have been busy with the work, with the ministry of the church. But despite the business, despite the fact that you have been contributing a lot for the improvement of the body of Christ, of the church, yet, ang sabi dito, ang description dito ng Panginoon,
you are dead. Hello. The other day, I saw this post on Facebook, which I also shared on my own wall. Ewan ko kung may nakabasa na sa inyo doon. Pero ang sinasabi doon, yung bang tipong kahit na busy ka, kahit na ang dami-dami mong mga ginagawa for the work of God, pero ang pinaka-importante, yung personal relationship mo with the Lord. Eh. Di ba? Yung tipong, as you work for God, sabi doon, as you work for God, kailangan you also have to walk with God. So nandun yung opportunity for you to serve the Lord. Kaya lang, para sinasabi dito ng Panginoon, there's something more important about than serving the Lord. And that is walking with the Lord. So let's continue with this passage, you know. Verse 2, ang sabi niya, wake up! Strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Para bang nakakita ka na ba ng lamp? Yung oil lamp na sa umpisa, parang lakas-lakas ng apoy kasi nga ang dami-daming oil. But later on, as the fire is consuming the oil in the lamp, darating yung time, para bang nauubos na yung oil until such time na mapapansin mo na lang na yung fire papaliit na ng papaliit to the point that it's almost gone. Kasi nga, paubos na yung oil. And that illustration, that picture, is what I see in this verse, in verse 2. Nang sinasabi ng Panginoon, strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. It's almost gone. Para bang ano, no? You've been a believer for many years, or probably for some of us, practically the rest of your life, because you grew up in a Christian home. Pagkatapos, you have been active in church since your young days. Para bang yung toddlers natin sa Pebos, as early as those children, laman ka na ng church. Ayan. Naaalala ka ng mga tao nung pagtanda mo na, naaalala ka nila, o ikaw yung bata na ang kulit-kulit, di ba? O, kasi nga, lamang ka na ng church simula nung bata ka eh. Pero para bang dumating yung time na para bang instead of being on fire for the Lord and really blazing hot, yung mga tipong ganyan for God, para bang nawawala yung apoy. Hanggang sa nag-flicker na lang, nakakita na kayo ng ganong lampara, yung nag-flicker na lang, until eventually, totally dead na yun. Ayan. Hopefully, dahil nag-uulan na, hindi na magpa-brown out, ano? Nagpa-brown out ba sa area ninyo? Yeah, I think there are some areas within Metro Manila which are experiencing brown outs. Dahil nga medyo ano eh, kinokontrol yung capacity ng mga power plants natin. Lalo na sa mga probinsya yata. Pero anyway, yung pantipong dahil nga nagba-brown out, parang syempre hahanap ka ng ibang alternative for your light. Bibili ka ng kandila o kaya oil lamp. So, alam nyo yung ibig sabihin nung ganon. Lalo na when you're using oil lamps na mapapansin mo na lang lumiliit na yung apoy, tapos pag tinignan mo yung bote, papaubos na kasi yung oil. And it seems something like that, mga kapatid. Kaya in verse 3, ito yung sinabi ng Lord. When He said, wake up, in verse 2, ito yung gusto niya mangyari, in verse 3, go back to what you heard and believe that first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief. So there's something that God wants us to do
so that we can not just remain alive, but be more alive. Nang sabi niya dito, go back to what you heard and believed at first. Balikan mo. Balikan mo yung umpisa. Balikan mo paano ka nagsimula sa Panginoon. Balikan mo paano ka nagkaroon ng faith sa Kanya. And this was the comment of God for the Church of Sardis. Actually, if you're going to read the first three chapters of Revelation, you will find there God was making a comment about the seven churches. There were seven churches. In fact, the entire book of Revelation was primarily for them. Pero yung first three chapters, binigyan niya ng short description bawat isa. And yung Church of Sardis, dahil nga nasa chapter 3 na naisulat ito, ano na, I think second to the last church na binigyan ng description ng Panginoon. And this is how God described them. Yung faith nila was flickering. Yung faith nila almost dead. It's almost gone. That's why God was encouraging them to do something about it. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, I want us to think about ourselves. Pag-isipan natin yung mga sarili natin. Siguro, if there's a spiritual thermometer na ilalagay sa iyo, ano kaya magiging temperature mo? Diba? Alam naman na natin yun. In science, basic lang ito sa science. At the lower the temperature, ibig sabihin no, malamig. Kapag mataas yung temperature, mainit. So, ang normal body temperature is 37 degrees Celsius. Ano ba difference ng Celsius sa centigrade? May difference ba siya? I'm not sure. Anyway, you can help me by googling anong difference ng Celsius sa centigrade. Pero anyway, in Celsius sa thermometer natin, yun normal 37. So ibig sabihin, a little lower than 37, medyo malamig ka. Siguro na nasa air-conditioned room ka, yung ganun. O kaya nilalamig yung kamay mo dahil kinakabahan ka. O kaya baka patay ka na. Di ba? Kapag tumaas naman, may sinat ka, may lagnat ka na, yung ganyan. So, yung mang tipong, if a spiritual thermometer will be placed on you, sa palagay mo, ano ang temperature mo? Will it be higher than 37 or lower than 37? You describe yourself. Evaluate yourself. Ano kaya yun? Well, if for some reason, para bang kung ang sinasabi mo sa sarili mo is that parang ang lamig ng thermometer o ang lamig ng temperature mo, well, tulungan mo na yung sarili mo na huwag mo nang payagan lumamig palalo. There's something that you need to do about it. And there's something that you can do about it, mga kapatid. And in discussing this, mga kapatid, I want to share with you a certain guy by the name of John Wesley. And I think many of you know this person. Probably friends kayo sa Facebook nitong taong ito. Ayan. Nabuhay siya during the 18th century, 1703 to 1791. Ayan. Baka yung, meron kabatch ni John Wesley dito. Well, itong taong ito, si John Wesley, was the, he was known to be the father, or he is known to be the father of the Methodist movement within the Church of England. He was an Anglican priest. Yan, Anglican, Episcopalian, Church of England, the same thing. Yan. So he was an Anglican priest. He grew up in an Anglican family. Yung father niya was also an Anglican priest. So talagang he grew up in church.
talagang early in life, tinuruan na sila ng mother nila, si Susanna. The father was named Samuel. Yung mother was named Susanna. And John Wesley grew up in that environment, Christian environment. By the way, John Wesley was the 15th out of 19 children. Yeah. Konti pa yon. Kasi yung mother ni John Wesley, yung mother ni John Wesley, si Susanna, had 24 siblings. So 25 sila lahat. Yeah. Meron pa bang tatalo doon? May kakilala ba kayo? Pero iba-iba. pero the same mother, the same parents, set of parents, you know? Yeah. My mother, si Mama Puring, siyam silang magkakapatid. Ayan. And normal sa panahon nila yung ganung kalaking pamilya. So si John Wesley had 18 siblings. Kaya lang, siyam lang talaga silang tumanda, lumaki. The rest, infants pa lang medyo namatay na. Anyway, ayan. So, having a Christian environment, para bang syempre exposure ni John Wesley, karamihan mga about church, about God, about the Bible. Kaya siguro it came as no surprise kung bakit si John Wesley also decided to be an Anglican priest. Siguro nakita niya, yun yung father niya, yun ang role model eh. Ayan. So itong taong ito, parabang yun yung naging buhay niya na. And definitely, dahil nga naging minister of the gospel, ang iniisip ng maraming mga tao, malapit siya sa Panginoon. Tama ba ako? Amen. Di ba? Normally, yun yung nasa isip ng mga tao eh. Ito, pastor, malapit sa Panginoon to. Malakas kay Lord. Yung mga tipong ganyan. Yun na kaagad na nasa isip eh. O kaya, minsan medyo pag-iisipan pa at dito kinakabahan. Ay, maraming alam na verses sa Bible yan. Tanungin natin. Yung mga tipong, baka mamaya, tanungin ako yung mga ganyan. Pastor, naaalala mo yung verse na ganito? Pero, kasi nga merong ganong perception eh. Merong kaagad ganon na kaisipan yung mga tao about ministers, about pastors. Especially, somebody like John Wesley who practically grew up in a Christian home. Na dahil nga dito siya nasanay, parabang, talagang matibay sa pananampalataya ito. Pero, yung perception na yon, hanggang perception lang. Merong reputation eh. Pero yung reputation na yun, kapag sinuri mo, hindi totoo. Ayan. At least in the case of John Wesley. Kasi despite the fact that he grew up in a Christian home and he became a minister himself, for many years, he struggled with his faith. Talagang he felt empty. And ito yung supposedly gustong mangyari ni John Wesley. Two things. The need to have a growing relationship with Jesus and the desire to live in holiness. Kaya lang, for many years as an Anglican priest, parabang unfulfilled itong dalawang bagay na ito. He was an Englishman. He grew up in London. Yeah. By the way, yung video na pinunod natin kanina, kaya ganun yung accent ng mga tao doon. Kasi mga British people. Yeah. If in case you did not understand what they're saying, ako rin. De, joke lang. Ano yun? They're just describing kung ano yung alpha.
You can view it again if you like. It's on YouTube. Next week, may iba tayong ipapakita na video. Ipopromote natin talaga itong Alpha. Anyway, yun yung yun yung nationality ni John Wesley. So, dahil nga si John Wesley lived during the 18th century, ito rin yung panahon na yung America ay sinisimulan ng i-populate ng mga English people. Kasi nga, na-discover ang America, pero sa totoo lang, meron na mga inhabitants ang America noon when it was discovered. Kasi alam niyo naman, mga Western people, gusto nila silang bida, kaya feeling nila, kami naka-discover ng America. Yung mga ganun. Pero hindi, may mga nauna ng inhabitants dun eh. So dahil nga pinapasok na nila yung land na iyon, si John Wesley saw the opportunity to minister to America. Mga Indians, tawag nila doon mga Indians. Kasi akala ni Christopher Columbus, yun napuntahan niya, yun yung India. Kaya nung dumating siya doon, nakakita siya ng mga natives, ang akala niya, yun yung mga Indians. Gets ninyo? Pero yun pala, Amerika yung napuntahan niya. Wala siyang Google Maps, walang Waze, walang GPS. Kaya naligaw, nagkamali ng nilandingan, napunta sa kabilang side ng mundo. So nung in-invade na nila yon, sinisimulan na nilang pasukin, nakita ni John Wesley, kasi may mga nauna na nagpupunta ng mga Christian missionaries sa America. And then later on, itong mga kagaya nila John Wesley, ini-invite na, join us, punta tayo doon para mag-minister tayo sa mga tao doon sa America. So, sumama itong si John Wesley. And for some time, nagpupunta siya doon, ministering, preaching the gospel, sharing the love of Jesus Christ. Pero despite that, para bang wala. Walang fulfillment. He still felt empty sa puso niya. Kaya para bang having this, mga kapatid, isipin na lang natin, it's not the business, yung pagiging busy sa church that truly matters. Of course, it's important to be part of a ministry. Every one of us, I believe, is called to minister. Kaya nga, as we have discussed during the last Thursday Night Live, if you were able to join us last Thursday, different gifts of the Holy Spirit. And each one of us is given at least one spiritual gift. And what is the purpose of those spiritual gifts? It's so that we can minister. It's so that we can serve. It's so that we can help other Christians, other people. So it's for ministry. Kaya lahat tayo tinawag ng Lord to minister. Kaya lang, kahit na nagmi-ministry itong si John Wesley, iba. Kasi, kagaya ng sinabi ko kanina, serving God is different from having a relationship with God. Kaya, being religious is not enough. It's not enough. Donate ka ng donate. Oh, that's good. Nakakatulong yon. Pero deep inside, how is it giving you fulfillment? How is it satisfying your spirit? Medyo iba yun eh. Kaya nga dito, kahit na Wesley grew in a strict religious environment, iba. Hindi niya nakita yung fulfillment. Si Wesley, kahit na naging Anglican priest siya, by the way, he got ordained at the age of 25. So bata siya noon.
He became a parish priest. He became a professor. Nagtuturo talaga siya. And then later on, a missionary to America. And I want to share with you at least two things about the life of John Wesley, kung bakit pwede nating masabi na John Wesley had an empty spirit. His life was not filled with the presence of God. Instead, he was merely operating on his by his own power, by his own will. He was operating like any other normal, nominal Christian. When I say nominal, ibig sabihin, yung ganyan-ganyan lang. Na kadalasan, ang nagiging basis lang ng mga actions and decisions ay yung sarili niyang kaisipan, yung sarili niyang damdamin. Not really obeying or following the Lord. Kung bakit ko nasabi yon, I'll share with you two things. Number one, during his trip to America, he fell in love with a woman, just like any other normal person, di ba? Halos lahat naman tayo dito, nagkakagusto. So itong si John Wesley, he fell in love with a woman named Sophia Hopke. Ayan. So insider, news. Ayan. Kaya lang, later on, nag-break up sila. Oh, ayan. Nag-break up. Eh, medyo heartbroken itong si John Wesley. Eh, itong si Sophia, one day, dahil umaattend siya ng church eh, she lined up to receive communion. Si John Wesley, hindi niya binigyan ng communion. Bitter. Oo. Siguro pagdating ni Sophia ganyan, nung nakita niya si Sophia, who you? Wala na. Tinalikuran niya. Yeah. Ang inabutan yung kasunod. Di ba? Para bang, if you're a mature Christian, if you're growing spiritually, and you're very much secured in your faith in God, para bang you will learn how to let go and learn to forgive. Siguro it was not easy for him, pero yung tipong para pa kahit na medyo hurting ka pa, you will choose to minister still to that person kasi dapat instrument ka ni God. To serve the sacrament doon sa tao na yon, eh kaya lang, wala, inisnab mo. Yan. Kaya parang, pagdating pa lang doon, medyo questionable na yung character ni John Wesley. Kasi nga, mapagtanim ng sama ng loob. Yan. So, eto na ngayon, talagang medyo hurting, ganyan, it took time for him to process. In fact, it was not easy. It did not happen immediately. Medyo talagang medyo nagtagal. Dumating yung awakening ni John Wesley on his return trip to England. Medyo babalikan natin yun maya-maya. Pero medyo aatras tayo ng konti. Nung nagsisimula pa lang itong si John Wesley to attend the college, he went to the University of Oxford. Yeah, medyo sosyale, no? Oxford. Yeah. Sa US, parang ito yung Harvard. Yeah. Eh, siya sa Oxford. Eh, when he went to Oxford, siya together with his brother, Charles, and then a couple other men, they decided to form a group which later on was known to be the Holy Club. They did not call themselves the Holy Club. It was other people. Other people coined the term.
kasi nakita nila itong mga taong ito, itong mga lalaking ito, ano, ang desire nila is to really develop holiness in their lives. So medyo out of, ano, siguro minamak nila itong grupo nila John Wesley. Ah, ito yung mga, ano, pa-holy-holy, yung mga ganyan. Alam niyo yung mga ganon? Eh, kaya tawag sa kanila Holy Club. Actually, the Holy Club was the predecessor of the Methodist movement. Again, yung word na Methodist was not a term used by the members of the group themselves to call themselves, but it was out of ano pa rin, mockery by other people. Kasi methodical sila eh. In doing the things that they did during their meetings, methodical as in number yung 1, 2, 3, 4, yung mga tipong ganyan. Kaya ang tawag sa kanila, Methodist. And dumikit na yung pangalan na yun. Kaya hanggang ngayon, Methodist ang tawag. So, ang desire nila is to really develop holiness, live in righteousness in the Lord. Kaya lang, kahit na gano'n, nag-aaral sila, they would open their Bibles. In fact, what they did, according to what I read, they would gather about 3 to 4 times a week. Magsasama-sama sila, tapos they will each take turns para i-share ano yung mga binasa nila. So, ibig sabihin, mga voracious readers to mga to. Ayan. Ako, voracious lang eh. Matakaw. Tapos, isishare nila kung ano yung mga binasa nila. Especially about God, about faith. Yun yung mga pinag-uusapan nila. And then, about the Bible. So, grabe. Kumbaga, intellectually, nasa-satisfy yung knowledge nila about what it means to be holy, to be righteous, yung mga ganyan, to walk with the Lord. Pero, kahit na ganun yung nangyayari sa kanila, still, sa puso na John Wesley, may emptiness pa rin. Kasi, you know what, guys? Ano eh? Maganda yun, marami kang alam about the Bible, about God, about faith. Pero, whatever it is that you know, hindi po pwedeng hanggang dito lang. Kailangan bumaba dito yan. Ibig sabihin, kailangan nakikita sa buhay mo, na-apply mo sa buhay mo, nakikita mo talagang may changes na nangyayari sa iyo. Kaya nga dandun yung 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. And makikita dapat yun eh, that you're now a new person. Pero no matter how much you know, kapag hindi mo na-apply yun, you're not turning to become a different person, a better person, then whatever it is that you know, useless, senseless yun. Sayang. So, adami-dami itong sila dyan. They would even go fasting. Twice a week, nagfa-fasting. Pero, ganun pa rin eh. Medyo, hindi pa rin okay. Kaya para bang John Wesley needed something in his life to awaken his spirit. And I don't know kung meron dito sa mga kasama natin, sa bawat sa atin, na nangangailangan ng ganun, you needed something to awaken your spirit, to turn your eyes fully and truthfully on the Lord, that you're no longer basing your actions, your decisions, on merely on what you know, but based on faith and obedience to the will of God. Na yun na yung driving force na nangyayari sa iyo. So, ito ngayon na nangyari. During the time that John Wesley went to America, yun nga, medyo na-broken-hearted siya, medyo malungkot. Sometime after, he decided to go back to England.
on his way back to England, syempre barko pa lang noon eh, wala pang eroplano. 18th century. So napakaano pa noon. They encountered a storm, a very strong storm, so much so that most people na nandoon sa barko ay binalutan ng takot. And that included John Wesley. Pero nung nandoon na, natatakot na si John Wesley, he noticed something, a group of people. And these were the Moravian Christians. The Moravians were from Germany. They were a group of Christians leaning towards the Pentecostal charismatic movement. So instead of being enveloped with fear, itong mga Moravian Christians na ito, they gathered together in one corner of the boat, of the ship, and they started worshiping the Lord. They started singing songs, hymns, and praying to God in the middle of the storm. And yun yung napansin ni John Wesley. These people caught John Wesley's attention kasi nga, uy, kakaiba. And then later, after the storm, pagdating nila doon sa England, medyo nagtanong itong si John Wesley doon sa mga Moravians na ito. Na parang ang tanong niya, how come habang nandun tayo sa gitna ng dagat, samantalang kami, balot na balot ng takot, eh kayo, kumakanta pa kayo at nananalangin. Ano meron sa inyo? Parang ganun yung tanong. Kasi nga parang, teka, Christian ako eh. Pari pa nga ako eh. Nagmi-minister pa nga ako eh. Galing nga ako sa missionary trip eh. Pagkatapos, nung naka-encounter ng bagyo, nginig na nginig ako. That's the second thing that I want you to note. Kung bakit ko sinabi na itong si John Wesley was operating in the natural, not in the spiritual. Kasi nga, nung time na parabang may malaking problema, may malaking uno sa kanyang buhay, sa halip na magpahayag ng pananampalataya sa Panginoon at mapanatag sa presensya ng Panginoon, itong mama na ito ay nabalutan ng takot. And marami tayong mga siguro nakikilalang mga nagsasabing sila ay mga Christians, umaattend ng church, very active. Tapos, pag dumating yung problema, dumating yung mga pagsubok sa buhay, dumating yung temptation, hindi mo makita, asan ay pagka-Kristiyano nito? Konting tukso, bumibigay ka agad. Konting bagay, nagpapanik ka agad. Konting gusot, galit na galit ka agad. Grabe, lahat na lang ng ugat sa liig, nakita na. Pati dito sa menu. Pero yung tipong, konting problema lang, nagkakaroon na kaagad ng anxiety, nagkakaroon na kaagad ng depression. I'm not belittling those psychological situations, pero parang yun na, pasok agad siya doon eh. Konti pa lang yung pinagdadaanan niya, nandun na kaagad siya sa sitwasyon na yun. Na parang hindi mo makita, nasaan ang pananampalataya ng taong ito? Nasaan ang pagiging Kristiyano niya? Bakit ganun? So, that made John Wesley question his own relationship with God, his own faith. Bakit sila at peace? Bakit sila nagkakantahan pa rin, nagwo-worship? Samantalang ako, takot na takot. Kaya there's one thing that I want you to know, that when trials come, Although on one hand, it develops your character, it creates your character, kaya lang, on the other hand, trials don't
just create your character, they reveal it. Doon talaga lumalabas what you are made of. Nasaan ba talaga? Ano ba talaga? Nananampalataya ka ba talaga sa Panginoon? O ano, you're just somebody na parang make-believe lang. Na on the outside, you look like a Christian, pero pag binulatlat na yung buhay mo, kung nabubuksan lang ang puso eh, no? Yung mga romantic, sasabihin nila, buksan man nila ang puso ko, nandun ang pangalan mo. Yung, wow! Yeah! Yeah! Pero, yung following that thought, ano, pag binuksan kaya yung puso mo, nandun kaya ang pangalan ni Jesus? Eh, doon na re-reveal eh. Ano bang totoo? Ano ba talaga, kuya? So, Wesley, John Wesley returned to England, depressed. But, something happened that turned his world around. So he met these Moravians, he befriended them. And then one day, a Moravian friend invited him to attend a crusade on Aldersgate Street. Yeah, you will be hearing that name, Aldersgate. Hindi Aldersgate, ha? Ayan. Aldersgate. Yeah. Aldensgate, no. Bulacan! Oh. Peace, man. Yeah. Bakit? Okay. Sige. So, ano, yung friends niya, in-invite siya to attend a crusade. So parang syempre, depressed, malungkot, ang bigat. Ayaw niya sanang sumama. Ayaw, parang yung katabi mo. Noong una mong ini-invite yan, ayaw niyang sumama eh, di ba? Kaya, punta ka na. Parang yung ibang nanonood sa online. Joke lang. Peace. Hindi lahat. Kaya, pero yung tipong, sige na nga. Yung tipong ganyan. Parang, kasi pinangakuha ka, pagkatapos natin umaten, may Jinji ka. Yung mga tipong ganun. Not everybody knows what that is. Ask me later. Okay. Oo nga eh. Pwede bang ano, magpa-sponsor? Yeah. Pero yung tipong pinangakuha nga ka kasi, kaya ka sumama, o kaya pinagbantaan ka, kaya ka sumama, yung mga ganyan. Pag di ka sumama, break na tayo. Yeah. Sama ka naman. Iba, ganun ang ginagamit. Pastor! Meron po akong nililigawan eh. Christian ba? Kaya ako po ini-invite eh, para maging Christian. Mali. Dapat una, Christian muna bago mo ligawan. Hello? Pagkatapos mo sagutin, tsaka mo, Lord, tulungan niyo po siya, makakilala siya sa inyo. Sinagot mo na eh. Ayan. Biblical principle, do not be equally yoked with unbelievers. Wow, may pumapalakpak doon ah. Ayan, okay. Sige. So, bakit ba ako napunta doon? Ayan, malungkot si John Wesley. Kaya lang, para bang siguro kakapilit nung kaibigan niya. Dahil nga medyo, sige na, sama ako. Punta sila Aldersgate Street sa London. By the way, if it so happens that you will be able to go to London,
Kung pupunta kayo, invite nyo ako. Meron pong ano, meron pong marker doon sa Aldersgate Street. It's still existing. The street is still existing. There's a marker mentioning the name of John Wesley doon sa Aldersgate Street in London. Yeah. Tapos, kasi nga, that street became significant in the life of John Wesley. It turned his life around. Kasi pagdating niya doon, crusade. May nagsasalita, of course. Kaya lang, what's surprising to me was that dumating yung time, hindi pa yung Bible mismo ang binabasa, hindi pa yung Bible mismo ang dinidiscuss. The speaker during that time, the preacher during that time was quoting or reading from the preface to the epistle to the Romans. Preface pa lang. Ibig sabihin, parang ano pa lang to? Intro. Binibigyan pa lang ng background. And while the preface was being read, parang dinidescribe kasi doon what it means to have faith. Tapos itong si John Wesley, nakikinig siya and he was listening intently. Pinapakinggan niya, ano nangyayari sa isang tao na binago ng Diyos. Tapos, he wrote in his journal kung ano yung na-experience ni, ano yung na-experience niya while the preface to the letter to the Romans was being read. Na yung kinwote niya happened on May 24, 1738. That was 2 days ago. Today is May 26, 2 days ago in the year 1738. Kaya ako sinishare ito sa inyo kasi nga today is Aldersgate Sunday. Also Trinity Sunday. Yeah. And it so happened that yung mga significant Christian events happened consecutively. Kasi nga, nag-Holy Week, pagkatapos, last week was Pentecost Sunday. The other Sunday was Ascension Sunday. Ayan. Nagkataon, this year, magkasunod yung Pentecost Sunday and Aldersgate Sunday. Ayan. Hindi lagi nangyayari yun. Ngayon taon lang. And while listening to the reading of the preface to the letter to the Romans, ito yung sinulat ni John Wesley dun sa kanyang journal. Sabi niya ganun, I felt my heart strangely warmed. And probably for him, it was an unusual experience. Kasi he used the word strangely. Ibig sabihin, probably, most likely, he never felt that way before. I felt my heart strangely warm. Kakaiba. Kakaiba yung naging init ng aking puso. I felt I did trust in Christ, Christ alone, for salvation. And an assurance was given me that he had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death. And it is very likely, mga kapatid, the reason why he felt strangely warmed, it's because he began to surrender his life to the Lord, and he felt that assurance of salvation, that something that he never felt before. Kasi nga yung band, nado sila sa gitna ng dagat, binabagyo. He feared death. He feared dying. Ayaw niya mamatay. But this time, he felt an assurance in his heart that he, anytime that God will take him, he will be saved.
Kaya kakaiba. Kakaiba ito. And then he also wrote in his journal these words, "Let it be the one desire of my heart to be as my master, to do not my own will, but the will of him that sent me." Alam ninyo, eto nangyari. There are different versions about the post-Aldersgate experience of John Wesley. Yung pagkatapos ng Aldersgate experience niya. There's a group of historians that would say na yung Aldersgate experience niya was truly the turning point of his life, and it was all uphill from that point on. Kaya lang, there's also this group of historians na nagsasabi na after his Aldersgate experience, nagkaroon pa rin ng struggle si John Wesley in developing his faith in God. It took quite a while. It took some time for him to really develop a stronger relationship with God. And marrying these two schools of thought, ang nabuo sa isip ko, mga kapatid, ganito, that after his time of encountering Jesus, surrendering his life to Jesus, something else must happen. Hindi po pwedeng pagkatapos nung, but inaccept mo si Jesus ngayon, and then everything's okay, ayos na. Hindi ganun eh. Pagkatapos mong tanggapin si Jesus, anong dapat mangyari sa iyo? You have to grow. You have to mature. Parang buto na itinanim, pagkatanim, hindi po pwedeng iwan mo na. Kailangan merong gagawin dyan sa buto na iyan para tumubo, umusbong, lumago, and then later on, magbunga. Bilang Kristiyano, if you consider yourself a Christian, you don't stop at that point na tinanggap mo lang si Jesus sa buhay mo. Kailangan, you have to grow. You have to mature. You have to continuously walk with the Lord. Until such time na yung fragile state mo as a Christian, kasi baby ka pa dito eh. There are things that you cannot do on your own being a baby Christian. There are people who need to help you. Kaya nga tayo dito sa church natin, we have cell groups so that yung newfound faith mo, hindi ka mag-i-struggle mag-isa. There are people who will help you. Aalagaan ka, tutulungan ka. And as you develop, as you grow in the Lord, darating talaga yung time. You will be stronger. You will be more mature. And meron na ngayon, meron pa rin role yung ibang mga tao sa iyo. They will still be there to edify you, to help you during times of trouble. Pero at least you're now stronger. At least you now have that time to really say na, I'm now a better Christian. I have a stronger faith in the Lord. And alam ninyo, hindi po pwedeng ano eh. Ibang, pag nag-spark yung fire, strangely warmed. Pag nagkaroon ng apoy sa puso mo, hindi po pwedeng hanggang doon ka lang. Now that you have the fire, what is it that you need to do? You have to maintain that fire. You have to keep that fire glowing and probably even growing. And how do you do that? For you to do that, you don't just look for the fire. Instead, you look for the oil that will help you maintain that fire.
Kaya nga, hindi po pwede na, oy, may fire na ako, I'm okay. Pero sooner or later, without oil, yung fire na yon, mamamatay. Mapapansin mo na lang, aandap-andap ka na. Hanggang sa tuluyan na mamatay. Kasi walang oil. Pero kung gagawa ka ng paraan so that you will continuously have oil, yung fire na sinimulan sa'yo, magpapatuloy. And what is that oil? That oil is the Holy Spirit. Continuously ask for the presence of the Holy Spirit in your life. And continuously help yourself be nourished in knowing who the Holy Spirit is, having a deeper relationship with Him, growing in Him, and really developing that very close bond with the Holy Spirit. And that's the oil. Kaya this morning, mga kapatid, continuously invite the Holy Spirit in your life. Nabanggit ko lahat kanina na this year, it so happened that Pentecost Sunday and Aldersgate Sunday nangyari consecutive Sundays. I sense that the Lord is reminding us na if you invited the Holy Spirit in your life last week as we ministered to you, nire-remind ka ng Lord ngayon, anak, yun nangyari sa iyo last week yun, iba na ngayon. Yun nangyari kahapon, panis na yun. Dapat may bago ka ngayon. Kaya yung mana, yung bread from heaven, ang design ng Lord sa kanila, binibigay tuwing umaga, araw-araw. Hindi ka pwede magtabi. Kasi yung tinapay kahapon, panis na yun. Kailangan may bago ka ngayon. So, yung Holy Spirit na tinanggap mo kahapon, pwedeng yung commitment mo mag-fade. Kaya you have to renew your commitment araw-araw. Araw-araw, kailangan you will ask the Holy Spirit to fill your life, renew the oil in your heart. Let's pray. Heavenly Father, this morning, tulungan niyo po kami, Panginoon, that what we experienced last week as we were filled with the Holy Spirit, this morning, we will be filled once again. Kaya Lord, we open our hearts to you. And we invite you, Holy Spirit, come and fill us anew. Thank you for the life of John Wesley. Thank you for making him as an example for us today. And we saw the need, Lord God, for us to be filled with the Holy Spirit, not just one time, but every day of our lives. It's not enough na naglilingkod kami, nagmi-minister kami. Sa halip, we need to develop a very strong relationship with you. Kaya Lord, tulungan mo po kami na araw-araw, tuwing umaga, at tuwing maaalala namin, at tuwing magkakaroon ng pagkakataon, we will continue to invite the Holy Spirit to fill us. Kaya Lord, Holy Spirit, fill us right now. Renew us. Give us the oil that we need so that we can keep our flame aglow. Samahan niyo kami, Panginoon, at araw-araw,
paalala mo sa amin, Panginoon, ang pangangailangan namin, mapuspos ng presensya po ninyo. Thank you so much, O God. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Sige, huwag niyo pong pigilan. If you want to give praise by giving a clap offering to our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Sino na bitin? Yes, bitin, di ba? Ibig sabihin, maganda yung bitin. Ibig sabihin, you will want more and more and more. Amen. Sige, I'd like us to watch a video. It's about giving, and I hope it will give us a new perspective of why we want to give to the Lord. Let's watch this. I hope you were blessed. Grabe, no? Akala natin yung giving ganun lang. Pero this is what it can do. And sino ba yung example to follow? Jesus. He gave everything and He always gave the best. Imagine, no? Parang akala mo, okay, we will just offer, that's it. Pero this is the impact. You know, this church, hindi, pansinin nyo, hindi ho tayo gumagawa ng activity if it will not evangelize, if it will not win people, if it will not disciple people, if it will not, you know, bring people closer to the Lord. So, you know, yung pag-give natin, we're working together as a church so that we can do more in reaching out to others. Let us pray. Lord, thank you for changing our perspective. That when we give, Panginoon, hindi po ito kawalan. When we give, there's a miracle that happens, Panginoon. Hallelujah. And thank you for being the best example to follow how to give. Lord, you always gave your best. You always gave your all. So I pray, Lord, with joy in our hearts, with much thankfulness, Panginoon, help us to give the same. That, Lord, ito pong lahat ng iyo offer namin na ito, may we be able to reach out the lost. May we be able to disciple people. May we be able to show them that you love them, Panginoon. Hallelujah. Especially our upcoming activities, Lord, yung Alpha Course. And even, Lord, yung Vacation Bible School. Lord, salamat because we know itong seed na ito, itong mga i-offer namin na ito, Panginoon, it will go a long, long way so that many more people will know and have that heartwarming experience katulad ng pinadama mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yes, bigay natin kay Lord ang best. You know, whatever the Lord is telling in your heart, God, I'm going to give this for this purpose. I'm going to give this to this person. Okay, gamitin natin resources natin so that we can win more people for Jesus. Let's give with thankful hearts. It's now offering time.
For those who would like to give online, those watching online, pwede po through GCash, Maya, or even BDO. But please give us a screenshot of your giving para po ma-record natin so that we can become good stewards of our resources. God bless you as you give. Salamat ka. Salamat, salamat.
natin dalawang bagay. Unang-una, this coming Friday, meron pong activity ang mga young adults po natin. Ages 24 to 40 years old, May 31. May 31st, ano oras? 7:30 ng gabi, ha? Hindi, huwag kayo pupunta ng umaga, gabi. Kasi nga, after work, mga ganyan, pupunta sila dito. Dito po ang venue, they will be with the young adults of three other churches. Mga taga dito rin lang sa Manila yon. So, they will have this time to bond, fellowship, and strengthen each other in the faith. So, this coming Friday, kung pasok ang age, ano mo, ang age mo dyan sa limit na yan, punta ka. May registration fee ba? Magkano yung minimal? Ano, cost ng food lang yata yan, ano? Ha? Oh, maghanda ka na ng 100 pesos. Ayan. Pero ano to, mga kapatid? Walang ano to. Walang kinalaman ang marital status mo. Whether you're single or you're married, pwede kang pumunta basta pasok doon sa age bracket na yun. O kung medyo lumagpas na ng konti, sige lang, punta ka pa rin. Ayan, no problem. Ayan. Basta konti lang inilagpas, ha? Huwag naman sobrang laki. Ayan. Yun yung una. Pangalawa, nabanggit ko na rin lang naman yung Aldersgate kanina. Alam ninyo, every year, January, meron pong ginagawang Aldersgate Conference sa Baguio. We used to attend that conference every year, way, way back. Kaya lang, for many years, I think mga about 20 years now, hindi na kami nakaka-attend doon. Recently, ini-invite po nila yung band natin to worship and minister there. Kaya baka may mataas na likelihood that we will go there this coming January. Ha? Ha? Hindi, ito sila. Pwede po kayo sumama. Kaya lang, hindi ko pa alam magkano registration fee sa ngayon. Pero if we will base the registration fee of last year, nasa 5,500 eh. 5,500 kasi hotel yon, and ano yon, 3 days, 2 nights na stay kasama food doon. Yeah, kaya medyo pag-ipunan nyo na para ayan. Tapos ano yan? A recognition ngayon. O sige, meron pala tayo i-recognize! Woo! Sino yan? Ayan ba? Sige po, maupo muna po tayong lahat. Ito po ang mga estudyante or mga estudyante or mga nagtatrabaho na rin. Yes. Na i-recognize natin for this Sunday. May we call on... Salamat pala, Pastor, sa pag-announce sa Yapis. Nakalimutan ko kanina. Ayan. First, may we call on Steffi May Maayo. Kindergraduate, friendly kid, cheerful soul, and sporty kids awardee. Wow! Next natin, I see Jacob Velasquez, grade 6 graduate. Jacob, ayun, si Jacob no. Kasa drums eh. Yeah. Next natin, Rafa De Leon, grade 7, Best Office Award. Next, Ana Rie De La Cruz, grade 11 with honor. Yay! Woo! Honor.
first batch po ng recognition, we will still have... Pag natapos na yung recognition ng iba, tsaka na lang namin kayo tatawagin. Yes. Next, ang last po natin for this batch is Dr. Catherine Cocaboyao. Gawad Lingha at Gawad Lingkod Award. Yan! Woo! Grabe! Happy birthday to you! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Yan! Ayan. Group picture na lang po. Congratulations sa ating mga awardees. By the way, Cathy is not yet recognized officially as a doctor, ha? Kaya pag official na. Ayan. Yeah. Kaya po kung meron kayong mga gagraduate o kaya may mga honor na tinanggap, sabihin nyo po sa amin para po maisama namin kayo sa recognize. Meron pa? Meron pa! Kahapon nag-celebrate ng wedding anniversary sila John and Sharon. Oh, happy anniversary! Yeah. Kaya we would like to thank the Lord. Dali kayo, dito Sharon and John. We will pray for you. Ayan. Kahapon, grabe ang sarap ng kainan namin. Handa nila John and Sharon. Ayan. Sige, please join me in praying for John and Sharon and then magko-closing prayer na rin tayo. Lord God, Heavenly Father, thank you for giving John and Sharon 23 years of marriage, of loving each other. Salamat po, Panginoon, for the family that they were able to build. And we continue to ask for your favor to be on them, Lord God, as a couple. Bless John and Sharon, Lord God. Use them mightily for your kingdom and continue to help them, Lord, develop that intimacy with you as they also grow intimately in love with each other. Lord God, pagpalain niyo po, maging yung kanilang mga anak, JJ, Josh, and Dana, O God. And maraming salamat po, Panginoon, for we know that you will continue to bless them, Lord God, and that you will show favor on them, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. And as we end our time together, may we also receive your blessing as we leave this place, O God. Brothers and sisters, let us now receive the blessing of our God the Father, the love of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit, now and forevermore. Amen and amen. God bless everyone. Take care. See you again.